Hey guys, welcome back to my channel. So yun, kaka-check out ko lang dito sa hotel ko. Last day na natin sa Macau. So bibili lang ako ng pasalubong ulit doon sa may Senado Square, sa may ruins of St. Paul banda. And then 11:50 to mga 12 PM na rin kasi 12 noon na rin. So not sure kung kakain muna ako. Parang hindi pa rin ako ganun kagutom. So sige, bili muna tayo ng mga pasalubong. And then after nun, pupunta na tayo sa mga Venetian, Parisian, mga ganun. Londonier. Basta yun, yung sa mga social doon. Tapos, ayun, mamayang gabi, flight na natin pa uwi sa Philippines. So tara, let's explore and enjoy our last day dito sa Macau. Init talaga, ayoko talaga ng mainit. Sige, maglalakad ako papuntang Senado Square, mga 10 minutes from my hotel. Ala, hindi ko kayo na room tour, no? Hindi ako nag room tour, sorry. Pero okay to, the holiday hotel. Like, I think one of the cheapest na siya dito sa Macau. And then, walking distance lang siya sa Senado Square, ruins of St. Paul. Tapos, maganda rin naman yung itsura. Yeah, I'm not sure kung may nakuha akong video, pero sige, insert ko na lang dito if ever may video ako nakuha. Parang wala. Parang wala. Nalimutan ko, guys, sorry. Pero okay siya, okay siya. Actually, guys, parang wala yata ngang 10 minutes yung walk dito sa ano eh. Pwede ba akong dumaan dito? Yung hotel ko papuntang ruins of St. Paul, parang mga 5 lang ganun. Hindi ko alam, andiyan lang kasi sa may ganto, tapos dito na yun. So, ruins of... Ayun, Musayo di Macau na to agad eh. Tapos, paglagpas... Ala, ang daan ba dito? Paglagpas ko doon, ayun, ruins of St. Paul na yun dyan. Yeah, I think mga 5-minute walk lang pala siya, guys. Napit lang. Ayun, guys, ruins of St. Paul na siya. Actually, yung hotel namin is nasa likod, di ba? Ayun yung Senado Square, tapos ayun yung harap. Kung pumunta kayo doon, nandun yung harap. Ito likod to, ha. Ito yung ruins. Lakad lang kayo dyan, ayan, sa kanto na yan. Mag-right lang kayo. Diretso na lang yan. Andyan lang yung hotel, malapit lang talaga. Tapos pala guys, dito sa around the area, yung ruins of St. Paul, Senado Square, ang daming Pilipino talaga. Kagabi nga, like Sunday, diba Sunday night kagabi. Daming tumatambay dito, mga nagiinom na mga Pilipino. Tapos tawanan sila ng tawanan, nagtatagalog sila, ganun. So, excuse me. So ayun, parang ano, tambayan ng mga Pilipino. Ito yung hagdan dyan sa ruins of St. Paul. Puro mga Pinoy yung nakatambay dyan kagabi. Tapos ang iingay nila, ang saya nila. Siguro mga OFW, tapos nakikita-kita sila dito sa area na tuwing weekend, ganun. Ayan yung ruins of St. Paul. Ayan dyan sa mga hagdan-hagdan na yan, yung may mga tao dyan. Ayan dyan nakatambay yung mga Pilipino kagabi. Tapos dito, kahit dito sa Senado Square, dami rin dyan mga nakatambay ng mga Pilipino. Parang ito yung meeting place nila, feeling ko, pag mga weekend. Parang dito yung mga Pilipino ka-catch up, ganun. Ang init, guys. Kaya mag-sunblock kayo, guys, ha? Sobrang init dito, yan. Ayan, dito na yung mga beef jerky eh. Magkano ba dito? Parang mahal dito. Oh, mahal nga dito. 188, 128. Ito, may mga free taste sila. Ayan guys, marami kang mabibili dito. Crunchy peanut candy. Yun ang may isa pa. Tikman natin. Pwede ko bang kainin to? Tikman niya natin to. Kinuha ko lang. Baka expired na to. Okay. Masarap. Peanut candy. Pero parang may ganito rin tayo sa Philippines. Kayo maingay dito na ako magla-lunch. Free taste lang. Okay.
Meron kayo ditong free taste ng juice na uho. Gusto ko sana beef jerky, pero hindi ba yun ang mangangamoy si aeroplano? Wala kasi akong check-in baggage eh. Ilalagay ko lang sa ano ko dito sa bag ko. Hindi kaya mangamoy yun? Pero dito sa may ruins of St. Paul, yung pinakaunang ano yan, yung malaking store, parang mahal yung beef jerky nila, 188, 168. May nakita ko doon mga 78 lang. Ito mga 98 lang. Pero ibang quality ba yun? Ibang quality kaya yung ganun, yung mga maliliit lang na store compared sa malaking store doon. Kasi mas mahal pag malaking store eh. Pag maliit na store, mas parang mas mura. Eh baka ma premium quality sila ganun. Guys, may binigay si Ate, nandiyan lang siya sa may kalsada. Oh, masarap. Bili ba tayo, guys? Ito na kaya ito. In fairness, masarap. Iniisip ko lang kung mangangamoy ba to. Guys, parang hindi na lang ako bibili siguro. Natatakot ako baka mangamoy kasi yung beef. Yung beef jerky sa ano. Pero hindi naman siguro, hindi naman siya masyadong maamoy, no? Sige, try ko na lang. Yung pasalubong sa airport na lang ako bibili, guys. Kasi wala akong baggage, baka masita ako. At least dun sa mga duty free na lang sa airport, doon na lang siguro ako bibili. Ayan guys, dyan sa iskinita na yan, dyan ko nabili yung milk tea na masarap kagabi. Ang tawag is Gathering, yung pangalan ng milk tea. Ito yung palatandaan nyo, Centro Commercial Yatro Capital. Itong building na to, dito yung Senado Square eh, dito. Tapos actually meron din siyang mall, ito Sunstar City. Meron din silang Starbucks dito, yun may kasama doon. May Starbucks, may KFC. Ayun, pasok kayo dito sa mall. At least mainit kasi lapot na ako, guys. Just the Lord. My God, may Cafe de Coral din dito sa Macau. Ano, magki-KFC ba tayo or Cafe de Coral? Ito yung masarap na breakfast sa Hong Kong, di ba? Ay, parang gusto ka mag-Cafe de Coral. Check natin yung menu nila. Ay, parang iba yung menu nila compared sa Hong Kong, guys. Ah, baka nag-iiba sila kasi lunchtime, ganyan. Dito na tayo, guys. Try natin. Sige, dito tayo. Ayun guys, ang Cafe de Coral sa pinasukan kong mall. Sunstar ba yun? Sunstar Mall. 44. Try natin yung parang mga Macau lechon. Ayun no, sarap nito. Ito. Analo. Oh my God, parang gusto ko nito. Or ito. Ito panalo, may lechon ka na, may chicken ka na, may ano no. So guys, itong makainin ko sa Cafe de Coral, yung parang may lechon Macau na, and then may iba pang mga meat, egg, and then mango, juice. 59 MOP to. Siguro mga 400 pesos guys. Yun. Yung mga sago-sago siya. Kapin niya ba yun? Ano nga ba yung prutas na to? Yung parang... Ang tawag dun sa orange na malaki? Orange na malaki. Sarap! Thank you.
Kala ko guys, parang mga chicken fillet lang yung Cafe Coral kasi sa Hong Kong. Nag-iiba-iba yata sila ng parang naka-display na menu, depende sa oras. Kasi ngayon lunchtime, mga lunch yung ano nila. Ang sarap din ng lunch pa lang. Sarap guys, Cafe Coral. Kasi, try nyo. Ano ba ang hirap? Okay. Parang adobo. Grabe guys. Naglalakad ako papuntang Sands, 'di ba? Para sa free shuttle papuntang Venetian, pero grabe sobrang init. 30 minutes 'yung lalakarin, nakakalahati na siguro ako. Okay lang naman sa akin 'yung 30 minutes na lakad kung hindi ba init, pero tirik na tirik kasi 'yung araw, grabe pawis na dagad ako. Buti sana kung iba 'yung tumitirik, chari. Sige guys, continue na muna ako. Yan, nagme-music na lang ako. Siyempre yung nabili natin AirPods sa Hong Kong, char. Para hindi ko masyado maramdaman na naglalakad ako. Yung init lang talaga, grabe, sobrang pawis ako. Pero ganun talaga, nagtitipid ka para sa libreng shuttle, grabe. Ay, thank you Lord. Nandito na tayo sa ano, free shuttle bus. Dito sa may Sands, Macau guys, sa baba lang, marami. May mga duwanan na bus. May mga pila-pila lang doon. Tanong nyo lang kung saan yung Pa-Venetian na yan. Tapos pila kayo. Libre lang naman ito. So, wala na akong gagastos. Tapos itong baggage ko, iiwan ko sa Venetian. Kasi sa Venetian, may concierge doon. Tapos pwede nyo iwan yung mga bagahe nyo. So, iiwan ko ito doon. Kasi ano pa lang eh, 1:30 PM pa lang. Yung flight ko, 11 PM pa. Tagal pa rin. So, iiwan ko muna itong luggage ko para wala akong dala-dala. Tapos, chill-chill na lang ko dyan sa Venetian, sa Parisian, sa Londoner, ganun. Like, picture-picture na lang. Tapos, meron pa akong 200 Hong Kong dollar. Feeling ko kasha pa yun, mga kape-kape, ganun. Wala na akong gagastusin aside doon kasi sa Venetian, libre din yung shuttle papuntang airport. So, research lang talaga guys kasi parang puro libre pala dito sa Macau. Like yung mga shuttle buses, maraming libre. So, ayun, yung gagastusin na lang natin is yung food natin. Okay? So, see you, Venetian! So yun guys, dyan, yung free na shuttle dyan bumaba, tapos pumasok lang ako, merong baggage service dito. Ayan, so dyan ko iniwan yung gamit ko. Dito yan sa may Sands Entertainment. Ayan, Venetian na yan dyan, papasok doon. Pero guys, may bayad pala yung luggage. Siningil ako ng 30 MOP per piece, per baggage. So buti isa lang yung baggage ko, so 30 lang siya. Magkano yun? Mga 200 pesos. Wala siyang bayad kung meron kang kung naka-check-in ka daw sa Venetian Hotel or meron kang may hinihingi siyang card ng casino, ganun, casino card, something ganun. Sabi ko wala akong ganun. So sabi niya ako, may magbabayad ako ng 30. Pero yung sa research ko kasi libre siya. Baka mali tong, hindi ko alam kung tama yung napuntahan ko, pero siya yung baggage counter na nandito eh. So yun, 30 lang naman guys, mga 200 pesos kumpara sa nagbibitbit ka ng ng bag. Okay na yun. So yan guys, mag-explore na tayo kasi matagal pa ako, like mag-aalas 2 pa lang tapos yung flight ko ay 11 PM. Marami akong oras, mag-chill-chill lang ako dito, like social climbing na lang tayo. Hey guys, so ito na yung Venetian Macau. Ang cute. Akala ko nung una parang outdoor ano siya kasi parang langit, di ba? Pero hindi pala, bubong lang siya. Parang merong illusion, no? May illusion na nasa labas ka, pero in reality nasa loob ka lang, look. Daming tao. Hello, Venetian. Sige. Basta dito sa may Venetian, guys, merong food court doon. Bumili nga ako ng coke kasi uhon-uhon ako. Yan. Diyan, may food court diyan. Sige, lakad-lakad lang tayo. More on shopping lang naman din dito. Tapos itong Venetian connected na rin siya sa Parisian tsaka sa Londoner, like magkakadugtong lang sila. May mga araw ako na nakita kanina to Parisian, to Londoner, ganun.
Okay, so tara, lakarin lang muna natin to. Ay, cute nito. 928 MOP. But mas mahal. Ah, 899 Hong Kong dollar. 900. Pero maganda, fairness. $799 MOP. Ay, ito mas mura oh. Ganda rin ito, no? Ganda rin ito. Ganda rin ito. 849 HKD. 879 MOP. Ito 1299 to sa ano. Ah, same lang. Same lang sa Hong Kong, guys. Ganyan din presyo sa Hong Kong eh. Ang sarap pag-shopping na kung marami kang pera. Pero ako, hindi kasi ako feeling ko hindi ako ma-shopping kasi for example mga 7,000 na sapatos na mamahalan ako dyan. Pero pag may flight na 7,000, nagbubok naman ako, di ba? Basta travel, kaya. Pero pag ganun sa mga material na bagay, parang namamahalan ako. So feeling ko, hindi ako materialistic. Tama ba? Charing. Saka yung love language ko, hindi yung giving or receiving gifts. Parang hindi yun yung love language. Okay lang, pag nagbibigay sa akin, okay lang, thank you naman, ganun. Pero hindi yun yung parang... Basta hindi yun yung language of love ko, ganun. Yeah, ito. Meron sila dito yung parang sa ano, Venice. Pero meron naman na tayo dito sa McKinley, ba? Diba? Parang ganun lang din yung itsura, guys, sa McKinley. Punta na lang kayo sa McKinley. Ba? Diba? Parang ganyan lang siya. Oh. Ayun, guys. Nandun yung The Parisian tsaka The Londoner. Ah, Londoner pala. Londoner ako kanina, sabi ko. Londoner. Londoner pala. Londoner. The Londoner. Nalo ko lang yung mga sign to Londoner. Ayan, may bridge. Ayan. May bridge na magkoconnect from Venetian to the Londoner. So, tara, punta tayo. Ayan, Londoner's pub. Ay, oo nga, parang London itong mga barrel na. Okay. At least may bridge na hindi ka na maiinitan, guys. Ay, ang ganda dun, oh. Wow. Ayan na siya, guys. Very London. Ala, ito yung London, ano? Anong tawag dito sa London clock? The London clock ba yan? Ay, cute. Tapos pwede kayo mag-picture dun, oh. Labas kayo dyan sa initan, guys. Ayan, oh. Meron lang pinto, tapos labas kayo sa initan. Tapos ito yung background nyo, yung London clock. Ayan. Pero hindi na ako lalabas kasi ang init, tapos wala naman ako makukuha ang maganda picture dyan. Dito na lang. Okay, so today we are heading to the Eiffel Tower. Charing. With there it is, the Eiffel Tower. So this is the Venetian, that's the Parisian, and this is the Londoner. Parang di naman British accent, bro. Oh, the Eiffel Tower is like towering, and beside it is the London Tower, which is kind of amazingly beautiful. And what is this? This is like the Luneta Park. So guys, I'm so happy today because finally I was able to go to London, and we're here inside the London here. It's pretty amazing here. Oh, there's a McDonald's. The McDonald's that we love, because that's the only restaurant that we can afford here. I mean, I'll let you see it. So that's the McDonald's. At least we know already later, if we don't have the money anymore, we know that there's a McDonald's. Let's look for the prices so that we can see.
yeah, I saw like 77 amount meal. It's pretty more expensive here, because way back in Hong Kong it was just like 60, I think 40. Maybe because we are here in London, that the prices are pretty much expensive. Parang hindi na tayo na sa accent. Nanggigigil na ako sa mga ginagawa mo, Marvin. Tigil mo na yan. Okay, saan na tayo pupunta? Let's go to Parisian naman. Oh guys, it's like a palace. Look. Para siyang palasyo, no? Pinatawag ko kayo upang mag-subscribe sa aking channel. Mag-subscribe sa aking channel, Marvin Samak. Repeat after me, Marvin Samak. Thank you. Guys, parang magandang spot nga yung dito sa Maytulay. Di ba from Venetian, merong parang overpass ito. Parang dito na lang kayo mag-picture kasi itong labas na to. Kita mo na yung Parisian. Ito yung parang maganda na yung angle dyan ng Eiffel Tower. Tapos pwedeng dito, ayan, mag-picture ka rin sa itong Londoner. Para nandito ka lang, di ba? Isahan lang. Or pwede ka lumabas sa other side kasi nandito yung London Clock. Maganda din yung angle na to. Labas lang kayo dito o sa Maytulay din. Kasi ito yung background nyo. Maganda rin yung background nyo dito. Ayan. Pero ako parang hindi ko na i-achieve kasi wala akong picture sa akin. Next time na lang, babalik na lang tayo dito pag may kasama ako. So ayan, ito na guys. Ito yung Venetian na. Tapos tumawid lang ako. Ito naman yung The Parisian. Ito na yung Eiffel Tower. Pinakababa ng tower, ng Eiffel Tower. Alam mo yung Hong Kong Macau, feeling ko, kasi marami yung magandang pang picture dito sa Macau eh. Mas okay kung may kasama ka dito, like hindi siya ano, hindi siya okay sa solo travel or parang ganun. Tsaka yung Hong Kong, tsaka Macau kasi wala sila masyadong mga hostels, ganun. So parang hindi nga siya parang masyadong friendly for solo travelers kasi hindi ka pwedeng mag bunk beds or alam mo yun, hindi ka makakamit ng other travelers na solo. Kung pupunta kayo dito, mas okay nga kung may kasama kayo. Kasi maraming magandang spot dito sa Macau na pang picture. Pero wala kasing nagpipicture. Parang tinatamad na ako kasi napapagod ako sa pag-aangulo-angulo. Tapos wala ka nakukuhang maganda. Yan, so dito sa Parisian, parang shopping center din siya. Casino slash mall, shopping center. So yan. Hong Kong and Macau talaga, it's really more of shopping. Ganun kung ma-shopping ka. Tsaka po, ang dami mga luxury brands talaga. No? So, may enjoy mo siya kung mahilig ka mag-shopping-shopping. Yeah. Hong Kong, Macau, panalo yun. Ayan. Ayan, casino na yun doon pala. Ano? Yan na guys, yung Eiffel Tower up close. Char. Yan siya. Wala masyadong tao. Parang last time nagpunta kami, maraming tao dyan. Or kasi Monday, kasi ngayon na. Monday pa lang ngayon guys, June 11, 12, Happy Independence Day. Pero dito kasi sa Hong Kong, ay sa Macau, hindi naman sila holiday na. So baka, kaya konti yung tao kasi Monday. Eiffel Tower! Ayan guys, balik na tayo kasi ang init dito sa labas. Ang init. Siguro guys talaga, I suggest ko pupunta kayo dito Hong Kong, Macau. Like yung malamig na weather. Para hindi kayo hulas. Mabalik na rin ako sa loob ng mall kasi ang init talaga. Sobrang init.
Magchi-chill na lang ako sa Starbucks hanggang mga 2 hours pa bago ako bumalik sa airport. Grabe guys, ang ganda no. O di ba? Hindi mo kaya. Sobrang ganda, parang ano, Las Vegas daw, charing. Ang ganda. Grabe yung mga buildings, no? Sobrang kagaganda ba? Guys, meron tayong hindi magandang balita. Hanggang 7:20 PM lang daw yung free na shuttle bus to the airport. Wala na akong ginagawa kanina, nag-aantay lang ako kasi sabi ko maaga pa ako. Kasi 11:50 pa yung flight ko. Ngayon, wala na akong pera kasi inubos ko na, diba? Kasi akala ko mag-free shuttle ako. Okay guys, hanggang 7:20 PM lang ha. Ang gagawin ko, mag-withdraw na lang ako dito ng pera. Tapos, sakto, hindi pa ako nakakapabili ng pasalubong. So, kailangan ko rin ng cash para sa airport na lang ako bibili ng pasalubong. Anyway, wala tayong magagawa, yun nangyari. But for your benefit, hanggang 7:20 lang ha, huwag na kayong lalagpas ng 7. Mga 7 dito pumila na kayo kasi wala na palang free shuttle. Mag-withdraw na lang muna ako dito ng mga 500 MOP. Magkano yun? Siguro mga... magkano yun? 14, 28, mga 3-5, ganun. Ang laki naman. Wait lang, ang laki ng 3-5. Wait lang. Mag-withdraw ako ng mga... Magkano? Mag-withdraw ako mga 2,000 pesos. I-convert ko lang. 2,000 pesos yung i-withdraw. Nakaka-stress guys. Kasi di ba wala na palang airport shuttle. Eh, nagtanong ako kung magkano yung taxi. Nagtanong ako sa parang guard dun. Sabi niya mga around 50 daw. 50 MOP. Eh, wala na akong 50. So, nag-withdraw ako. Tapos... ayaw tumanggap na mag-withdraw kapag less than 500 MOP. So nag-withdraw ko ng 500. Magkano yun? Mga 3,500 pesos. Ani ko yun, pauwi na ako. Nakaka-stress. So, meron pa ako dito mga 400 plus MOP. Mga 3,000 pesos pa yun. Ani ko yun. Sige, papamili ko na lang dito. Pampasalubong ko na lang guys. Or kakain na lang ako ng masarap kasi wala. Epic fail tayo for today's video. Kakalok. Ayun, depart. So, ayan guys. Maaga pa rin, diba? Kasi nga, 8:30 ako. Wala pang 9 PM. Nandito na ako. Parang mga 10 minutes lang yung biyahe, guys, ng taxi. From Venetian to the airport. Pero, bawal pa mag-check-in, eh. 9:30 pa pwede mag-check-in. Tas ang liit pa ng Macau Airport, guys. So, wala kang magawa. McDonald's lang yung bukas dito sa may departure. Tapos ang dami kong pera. Nai-stress ako kung paano ko uubusin. Sige, ipapapalit ko na lang ulit siguro 2 peso. Although alam ko malulugi ako, pero wala eh. Kesa naman sayangin natin yung pera natin, di ba? Sa ano, kakain tayo na marami, ganun. Ay, hindi pala. Paakyat pala yun. So dito tayo, wala pala.